At yun na nga for today's video, ay may dala nga pala ako nga, naman tawag dito ay, ayan, umpisa pa lang, nalimutan na agad. Yun na nga, may dala akong sirok at pangawit. Kasi nga, mangunguha po pala ako ngayon ng sea urchin, salungo, or tuyum kung tawagin. So bakit nga ba may dala akong sirok at pangawit sa pangunguha lang ng sea urchin? Aba, yan lang nga naman damputin natin isa-isa yun, ay kulang pa tayo natinik nun. Gusto ko nga sana magdala ng kanin at doon na kumain sa dagat. Pero ang sabi naman ni Papa ay huwag na daw at di nila ang daw kumain sa may bahay. Habi ko, edi sige. Palagi nga pala akong mag-isa kapag ako ay nangihibasan. Pero okay lang naman at ako'y laging sanay na mag-isa. Minsan pa nga ay kinakausap ko pa ang aking sarili ay, huy, may something. Tugo pa nga kung saan pa mapunta ang usapan. Ayun na nga, natanaw ko na ang dagat. Nandito na nga pala ako sa tabing a playa. At kung mapapansin nyo nga ay halos wala ng buhangin kasi nga naubos na ng bagyo. At yun, puro burak na nga ang pumalit. Yung mga ano ba, yung mga bato, mga balat-balat na mga bakawan, mga dahon-dahon, kung ano-ano, yung mga ganong basura. At dahil nga katapos lang natin maligo, ay aba naman ay tayo magtataas ng panjama at ito'y labahin na naman. Pero hindi ako natanggal ang chinelas kasi nga nadala na ako nung minsan na natinig ako dito ng aroma, ay talaga namang aroma sa sakit. Pero nung marating ko na nga ang buhanginan, ay nagtanggal na rin ako at mahirapan ako maglakad dito ng nakachinelas. At worry ko na may wala na ditong aroma. At yun nga, tingnan nyo naman ang dagat. Oo, napakalakas. Parang gusto manakit ng alon ay. Tingnan mo naman, napakalalaki ng alon oh. Talagang gusto magpataob ng bangkanar eh. Hindi malang makatugpa. Ay nako, ambot lang ni sa dagat na ere. Walang pagkalma. At yun na nga, nanguha muna ako ng bangkalan dito sa may tapat ng mga ugat-ugat ng bakawan. Buti na nga lang din at kahit naman ay makiraw ay medyo mababaw ang tubig. Kasi nga po talagang mahirap hanapin itong bangkalan. Tulad niya, mga nakabaon talaga siya sa buhangin. Tanging yung ano lang, yung bunganga lang niya makikita mo. Ayan o, tinan mo. Oh. Ay kung sobrang kiraw nito tas malalim pa, ay nako naman. Ay tingnan ko lang kung makikita ka ba nito. At tingnan mo nga naman ang aking pag-iitsura dyan. Oo, hagas na hagas. Ay iya, ganun talaga ako kapag ako'y nasisilawan ng araw. At talaga namang, ewan ko ba, basta pag ako'y nasusulo. Laging ganyan, hagas na hagas kasi sumasakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung, ewan ko ba, mukha ko'y pinag-lace aswang. At takot masinaga ng araw. Pero yun nga, at sa totoo lang ay talagang ang lakas ng hangin. Ay ako, parang ako'y madadala ay. So yun na nga, at pansin ko na parang andalang na ng ano ngayon ah, bangkalan. Ay ikaw ba naman ang araw-arawin, ay tingnan ko lang kung di ka maubos. Ang pasensya sa araw-araw niyang pagkakamali. Teka lang, hindi yun, iba na yun. So yun na nga, at dahil madalang ang bangkalan, ay tara tayong manguha na lang ng tuyom. At yun naman ay kahit makiraw ay makikita mo sa tubig kasi ngayon ay mga itim naman. Ay iba naman, ay tingnan mo nga naman oh, pag sineswerte nga naman tayo oh. Kahit na napakakiraw ay talaga naman nakakita pa tayo ng alimaho na, ayan oh. Gusto mo ba, ito ko yung nag-ubis Uber, ay shut up lang ba? Ay pang-asar man siya, si anong darutot sa akin pag-voice over ay. So yun na, mabalik tayo. Tingnan nyo guys, ganito nga pala ang ano ba yun, nawawala tuloy ako. Ay, next time na lang. Hindi, yun na nga, ganito nga po pala ang itsura ng alimango kapag nakabaon siya sa putik o kaya ay buhangin. Ang tanging makikita mo lang po ay yung mata niya. O kaya minsan yung sipit kapag hindi masyado nakabaon sa buhangin, ayun, kita din. Okay. Buti na nga lang at dito niya sa mababaw na naisipan na bumalay, oo. Kasi nga sobrang kiraw na yan, ay naku, mahirap hulihin yan kapag yan ay medyo malalim at baka tayo masipit pa. Pero yun na nga, at ako'y kinakabahan kasi nga hindi ako sanay sa kaliwa. Kapag ganitong medyo malaki-laki na ang alimango, talagang kanan ang ginagamit ko. Kaso yun nga, ang ginagamit ko rin kasi sa pagbibideo ay kanan. Kaya iniisip ko, paano kaya pag ako'y nasipit nila, baka ay pati cellphone ay madamay at maitapon kong bigla. Ay nako po, at baka ako'y maglupasay nun at wala pa naman akong pamalit din eh. Tingnan mo nga naman at ang liit-liit lang, ayan ang tapang ay oh. Ayaw bumitaw dun sa may bato. Ano bang meron dyan at ayaw mong bumitaw ay kayo bumitaw na, di kayo masasaktan lang, sinasabi ko sa iyo. Ay iya, bibitaw rin pala ay, akala mo naman pati ay tatantanan ko ay. Hindi kita utay tatantanan hanggat di ka bibitaw dun kahit pamutulan ka ng sipit aba. At yun na nga, buti na lang ay may tuyom ngayon. Oo, may makukuha tayo nga tuyom. Pero ang hirap pala manguha ng tuyom, oh. Pag, ano mo yun, pag isang kamay lang, oh, diba? Cellphone pa! Inuna ay cellphone, ay, oo. Ay, iya, oh. Sige, pakirapan mo sarili mo. Gi, kaya mo yan. Ang hirap din pala kapag mag-isa ka lang, eh, no? Akala ko talaga sanay na ako na mag-isa. Pero ang hirap pala kapag wala kang taga-video, oo. Akala mo, ikaw, no? Akala mo, huy, tama na, awat na. Oh, ha? Akala nyo, ha? O, pwede na akong palang gamitin ang paa eh. Wow. Sana nga ay gagamitin ko ang paa ay pangtulak nung tuyom sa sima. Kaso nga lang ay di, ako'y napaisip ako kay iba. Baka ay ibang direksyon na puntahan na rin nga tuyom at baka ay dumiretso ay sa aking paa. Abay, masakit din naman yun. Ay di ayun, pahirapan natin ang sarili natin. Bakit ba naman itinatakbo ay oh? Ang hirap naman hulihin ay. Kakasura ay. O, gigila. Parang alingali kong damputin na lahat silid sa sima ay. So yun na nga, at matapos ang pahirapang pagsima, ayun, huhugugin naman natin para matanggal yung
tinik. Mm-mm. So yun, at pwede na po natin siyang kainin. Paalala lang po na ito'y binubuksan po ha, at saka tinatanggal po yung mga buha-buhangin bago po kainin. Kasi po nung minsan, minakita akong ganito, ay kinagat ba naman diretso, ay tingnan ko lang kung di mga tiambunga nga nun. At yun nga, tingnan mo nga naman, no, pinahirapan ko pa ang sarili ko, pahirapan sa pagsima, ay yung pala naman ay anong payat, oo, mas payat pa ata ito sa akin. Sa mga nagtatanong po pala kung anong lasa nito, ay isa po ito nga talaba, pero mas malansa ang talaba kaysa dito, at saka mas masarap ito. Pero mas masarap pa rin ako magmahal. Uy, teka lang, hindi yun. Pero iwan ko lang din po sa iba, at kasi si mama hindi kumakain nito at malansa daw. Pero sa akin man na hindi man. Ay, kayo masarap nga ay. So, yun na nga. At dahil kakunti lang din naman alam na hindi man lang tayong bumusog nito. Kaya naman edi, yun. Manghibasa na lang tayo. At yun nga, may nakita rin ako dito ang kabibe or barong kung tawagin sa amin. Kalimitan dito ay nakabaon sa buhangin. Sa pangunguha nga pala nito ay kailangan samahan mo din ng kaunting pasensya. At talaga naman yan, ang hirap itong kunin. Tingnan mo, kanina ko pa nga itong pinipilipit ay hindi ko malang makuha. At sa nga pala, samahan mo din ng kaunting pag-iingat kasi nga ay matalas ito. Okay. So yun, ganito nga pala ang itsura niya. At may nakita nga din akong kalantigas dito nakabaon sa buhangin. So yun, kukunin ko siya gamit ng kamay ko. Madali naman siyang hulihin kaso yun niya, yun na matapang. Depende rin, no? Pag may masungit kasi talaga, minsan. May mga moody talagang ganito. Kapag nga ganito na hindi na nakabalay sa buhangin na hindi ko na dinadampot at ako'y nahihirapan, kaya yun, ginagamit ako siya ng kawit. Kasi ngayon ay, ano, maliksin na siya, mahirap na, baka ay kay masipit pa. At tingnan mo nga naman at natusok pa ako ng tangkuhong niya, yun, dumubuhon na tuloy. Pero okay lang, di naman masyadong masakit, o parang mga kurot lang na langgam. Tapos nung nahuli ko na doon ko lang na-realize na may sirok nga pala ako ay ano, hindi ko na lang sinirok ay iya naman, talaga naman. Bale, ito na nga po pala yung mga nahuli ko. Ay iya naman, ay pwede na magpamilya ay. Uy, tika lang, huwag balakin at masisira ang buhay mo. So yun na nga, at mabalik tayo sa usapan. May mga nakukuha nga rin po pala ako dito na sikad-sikad. Ayan, kinukuha ko na rin. At saka yung mga ibang uri ng hibasanan. Tulad nga nito nga, namatawag ito, balakwit. Ayan, kinukuha ko din. Ganun talaga pag taglakas, no? Kailangan kunin mo lang. Hoy! Yase! Ingay. Hindi kasi itong batang ito napaka-ingay. Wala nang ginawa ko ni magpukpok. Pag ako'y nasa labas naman ng bahay, wala naman tigil ang kulilis dun sa pipisik. Oo, hindi rin ako makapag-voice over. Tapos pag damayin dito sa may tabing ilog, ay kulang pa naman, napakaingay naman ng mga bangka na daan. Ay hagsisihagutan pa. Tapos isama mo pa yung asong batok ng batok. Ay nakukulang na lang ata, ay tumubog na lang ako sa lalim ng palaisdaan at walang kaingay-ingay. So yun na nga, mabalik tayo sa usapan. Dati naman hindi talaga ako mahilig manghibasan kasi nga ako'y madaling masawa sa mga ganitong pang-ulam. Pero yun na nga, nung buhat nung andaming bawal sa akin ng doktor, lahat na lang ibinawal. Lalo na ang pagkain ng karne, lalo't wala kang pambili, ay talagang bawal yun. O hindi, bawal nga. So yun na nga, at saka din yung mga gulay-gulay. Sa pagdating naman sa gulay, may pili lang ding gulay na pwede kong kainin. O diba, tas binawal pa ang milk tea, ako naman ay favorite ko pa naman ni Orn. Bawal din ang kape. Ay lahat na lamang, oo. Alam mo yung pagkagising sa umaga, imbis na kape ang iinumin mo, maligamgam na tubig. Yan, ganun na lang. Alam mo yun, ang tabang ng buhay ko. Ay iyan, napadaldal na naman ng malala. Bali, may nakita nga rin akong gutos na paharang-harang sa aking dadaanan. Ay tusukin ko pa man din ang kawit, ay tingnan ko lang. O, tingnan mo ka ngayon. Paharang-harang ka, ibida-bida ka eh. Kalimitan nga sa mga ganitong gutos ay mga nagtago lang yan sa butas. Iwan ko lang dito sa may isa nito at ba't ito'y pagalagala. Di tulad nga ng isa na ito. Ayan, makikita mo lang yung tubig na umaangat. Ayan o. Mahirap nga lang pala siyang hulihin kasi nga ay kailangan may patalim ka talaga. Yung may pantuso ka dito. Ay kaso nga yan, dala ko lang ay pangawit. E di yun, hindi ko mahuli. Ang hirap hulihin. O, tina mo. Lumubog agad siya. Dito nga talaga sa probinsya, hindi ka mauubusan ng pangulam kung talaga masipag ka lang manguha. Ay kung patamad-tamad ka, ay talagang wala kang uulamin. Okay. Dahil nga marami-rami naman ang huli ko at ako'y uuwi na. At medyo dumidilim na rin naman. So yun, ganito po ang ganap sa amin tuwing hapon. Tahimik lang. Ang tanging marinig mo lang ay mga kulilis na mga naghapon sa pipisik na napakaiingay. At saka syempre yung sigaw ng nanay mo kapag sunog na yung sinaing mo. Pero dati talagang maingay dito kasi nga nung maliliit pa kami, ayan, niligaling namin, wala kaming ginawa kung hindi maghapon sa mga pipisik, mga naghahabulan, kung ano-ano. Pero ngayon kasi ibang mga bata ngayon ay mga tahimik lang. Hindi ko alam kung talagang sadyang maligalig lang kami noon. Sobrang kakulitan nga namin ay palagi si mamang may nakahandang kinayas na kawayan. Ay talaga naman pag tumama sa iyong binti ay talaga naman ay palahaw man din ka at sasabihin pa ay ako'y lalayas na.